ano na ang latest information natin tungkol sa WHO Solidarity Vaccine Trials dito sa Pilipinas? Secretary, nagpirmahan na, formal na po ang ating pagsasagawa nitong WHO Solidarity Trial on Vaccine. Nagpirmahan na ng letter of agreement si Secretary Duque, representative ng Philippine government, at saka po yung WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan. Sinasabi po dito na makakadiskubre tayo ng pinaka-epektibong COVID-19 vaccines na naaayon sa pangangailangan ng Filipino population na may epektibong bilang ng doses, may nilalaang pinabang panahon ng proteksyon, at madaling i-administer at i-manufacture sa ating bansa. Nagbigay na ang WHO ng final clinical trial protocol, standard operating procedures, at apat na investigational brochures na bakuna na aaralin sa trial na ito. Nagpasa na rin po yung ating Solidarity Vaccine Trial Team sa ating vaccine expert para ma-evaluate, at ma-evaluate din ang tinatawag na Single Joint Research Ethics Board para naman sa ethics review, at nagpasa na rin po sila sa FDA para sa regulatory review. Ano naman ang kasalukuyang estado ng COVID-19 vaccine mixing and matching? Mula po nung June 12, nagsimula na preparasyon para sa implementation nitong mix and match vaccine trials. Nakikipag-unayan ang USDPHRD sa Department of Health, at sa pagdoto, nakatakdang magpulong ang DOST, DOH at ang PSAAI sa 15 ng Hulyo upang mapag-usapan ng lubusan ng implementation ng ating mix and match trials. COVID-19 vaccine mix and match studies, at ilan katao ang pwedeng sumailalim sa programang ito? Secretary, dito po sa vaccine mix and match study, gagamitin po natin yung mga vaccines na available sa Philippines, tulad po ng AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, at saka po yung Sinovac. Ngayon po, tungkol naman po dun sa mga sino po yung mga pwedeng sumali at ilang katao. 3,000 po nakalahok ang isasali sa buong pag-aaral ng mix and match, at isasagawa po natin to sa 8 proposed sites kabilang ang mga sumusunod: Manila, Pasig City, Antipolo, Marikina City, Makati, Pasay City, Quezon City, Muntinlupa City, Cebu City, at Davao City. Para masiguro ang consistency at uniformity sa trials, ang ilalahok lamang ay yung mga hindi pa nabibigyan ng COVID-19 na bakuna. At ang mga volunteer ay i-screen po bali sa inclusion at exclusion criteria ng pag-aaral. Tulad po ng mga buntis, hindi po sila pwedeng sumali. Sa kasalukuyan, Undersecretary, ay mayroong global scarcity of vaccine supply. Maapektuhan ba nito ang supply ng bansa para sa mga isinasagawang clinical trials? Secretary, yung pong clinical trials kasi ay mga phase 2 at saka phase 3. Kagaya po nung sa Solidarity Vaccine Trial natin. At privately funded po yung mga trials na iba. Ang mga ito ay hindi pa po pwedeng gamitin talaga sa National Vaccination Program dahil hindi pa po sila pumapasa sa ating tinatawag na phase 3 na satisfactory results. Kapag ang mga bagong bakuna ay pumasa na sa phase 3 na may satisfactory results, maaari na po silang isama sa pagpipilian ng Pilipinas at ng ibang bansa sa pag-deploy para sa kani-kaniyang vaccination programs. Pero ito pong mga nasa clinical trials, hindi po makaka-epekto sa global scarcity ng vaccine supply. Ano pang clinical trials ang ongoing ngayon sa Pilipinas?
Sa kasalukuyan po, meron tayong 4 na FDA-approved clinical trials sa Pilipinas. Isa na rito ay nagsasagawa na ng recruitment, samantala ang isa naman ay natapos na ang recruitment at kasalukuyang nagmamonitor na ng mga vaccinated participants. Ang ibang dalawang clinical trials ay hindi pa po nagsisimula sa kanilang pag-aaral. At siya nga pala po, meron pong 7 bagong vaccine clinical trial application na nasa iba't ibang stages ng review ng Vaccine Expert Panel, ng Single Joint Research Ethics Review Board at ng FDA. At kailan naman uumpisan ang mga clinical trials na hindi pa nasisimulan? Secretary, ang pagsisimula ng mga clinical trial ay nakabase sa kanilang pagkukuha at pagbibigay po ng mga FDA, SJREP at VEP ng mga permiso na mag-umpisa na po sila. Yusek, ano ang maaaring asahan ng publiko sa pagsasagawa ng clinical trials natin dito sa Pilipinas? Secretary, ang clinical trials ay isasagawa para ma-assess o maimbestigahan ang safety, efficacy at immunogenicity ng mga bakuna. Ang positibong outcome mula sa mga pag-aaral nito ay hango sa datos at ebidensya na kakailanganin sa registration at approval ng vaccines pag i-commercialize na ito at gagamitin na ng publiko. Patuloy ang pagbabago kasi ng sitwasyon na nangyayari dulot ng COVID-19. Magkakaroon lagi ng mga panibagong pagsubok sa paglabas ng mga new variants. At kakailanganin nito ang patuloy na assessment ng efficacy of COVID-19 vaccines sa bagong variants. At kung kinakailangan, ay i-update ang bakuna o gagawa ng panibagong bakuna. Lahat ng ito ay mangangailangan ng clinical trials. Okay, very well said. Let's go to the questions from our friends in the media. Yusek Rocky, please go ahead. Yes, Yusek Guevara, magandang umaga po. May clarification lang po si Laila Salaveria ng Inquirer. Kung pwede daw po pa-clarify lang anong vaccine yung included sa WHO Solidarity Trial. Magandang umaga po, Yusek Rocky. Sa kasalukuyan po, hindi pa namin pwedeng sabihin ang pangalan ng mga bakuna na gagamitin sa Vaccine Solidarity Trial with WHO. Kasi po, kailangan na muna makuha natin yung approval ng Food and Drug Administration bago po natin maanunsyo kung ano yung 4 na bakuna.